I will give you the treasures and riches stolen in sacred places. Okay, ako'y mag-shout out kina FF Warrior, Eden Lumahang, Robilin Lopez, Danny Flores, Bonifacio Manuel. Shout out din kay Zandro Real, Jason Kent, Ken 17 Morales, Elvin Famaran, Renan Portales, Alma Ulep, Rogelio Cortez. Shout out din kay Yesias Vlog, Jonah Marie, Hyacinth Ophemia, Sinpai Pulpol, Karate Kai. Also, shout out kay Batikin, Adventure, Turio Bulsao, Alberto Akak, Kenchester Makarambon, Regner Parinas, Ernesto Manalo. And lastly, shout out kina Elrin, Firiselda, Melo 73 TV, Pisio Hemintiza, Miss Ana Realista, 168, Helmer Laruskain, Anto Ray Murato. At sa mga hindi ko nabanggit na pangalan, shout out sa inyong lahat guys. Tayo na ngayon magpatuloy sa ating analysis. Alright mga katiyats, buckle up yourselves kasi meron magandang treasure marker dito. Sabi ko noon na kung malaking treasure marker na bato, huge rock na treasure marker, ibig sabihin ay medyo malaking deposito ang nandyan. Kasi sino ba naman ang mag-iskulptura ng malalaking bato kung ibabaon mo lang ay isang supot lang ng ginto. Okay, so dito, ito'y hugis tuka ng ibon. At alam naman natin na sa mga treasure marker ay wala nang ibang ibon na nandyan sa mga treasure code books kundi ang Sumatran Eagle. Ang Sumatran Eagle ay nagsasabi yan na mayroong Sumatran gold bars na malaking deposito. Okay, kaya meron tayong dalawang paraan sa pag-analyze dito, pwedeng treasure on the spot at pwedeng treasure na nasa malayo. Kasi parang nakatingin sa malayo ang tuka. Okay? Ang tuka nito, yan ay isa rin na indicator for directions. Ngunit dahil meron siyang napakalaking mata na means treasure under or treasure on the spot, kaya dalawa ang ibig sabihin nito. This can be ang treasure ay nasa baba lamang niya or nasa malayo. Okay, at tingnan natin kung ano ba talaga ang hugis nitong Sumatran gold bars. Ano nga ba ang itsura ng mga Sumatran gold bars? Okay, atin tingnan yan dito. Ayan. So ito yung itsura ng Sumatran gold bars. Ayan. So alam nyo na guys, kung makita nyo ang gold bars, ay pininturahan kasi yan ng itim sa tagal ng panahon. Ito kasi ay hinawak-hawakan yan, kaya numinipis yung kanyang pintura na itim. Pero kung makita nyo yung mga gold bars doon sa yung vlog ko na nandun sa Golden Boy, ay pininturahan talaga yan ng itim para hindi gaanong mapansin. Para hindi makita, kahit malaglag yan sa malaglag lang yan sa damuhan ay hindi mo mapansin yan kasi hindi siya kumikintab. Itim lang siya. Okay, so unahin muna natin itong isang sign na nakita ni Katietz. Ano nga ba ang kahulugan ng mga ito? Okay, kung ito'y malapit doon sa malaking bato, kung ito'y malapit dito sa itong ulo ng ibon, ibig sabihin itong sign na ito ay nagsasabi siya na merong treasure pero magkaiba ang direksyon nito. Isang papuntang northwest, isang papuntang northeast. So ito yung northeast na arrow. Ayan. So northeast ang kanyang direksyon. Ano nga ba ang distansya niyan? Atin tatalakayin yan pagkatapos dito sa baba. Ito naman, itong maliit na arrow, hindi ito arrow, yan ay simbolo for gold. Yan ay kin. Yan, tinanggal lang nila yung nagaganyan dyan. Yan ay gold. Maiksi lang kasi siya. At ang kanyang pointer ay itong cross. At ang mahabang parte ng cross ang arrow.
So, papunta siyang northwest. So, northwest ang cross. So, dalawang separated treasures ang meron dito. Parang ang merong heart dito, ito. Okay, so, ano bang mga distansya niyan? Okay, pwede tayong mag-test dig dyan. Dalawang test dig sa bawat direction. Ang pag-estimate lang dyan, kasi hindi natin talaga alam ang distansya, is kunin natin ang haba nito by inch. Tested na kasi ito ng mga paraan. Sabihin natin yan na ay 10 inches. 10 inches yan. So, papuntang northeast is 10 meters. So, punta tayo dito sa northeast. Testing tayo sa 10 meters. Ayan. 2 meters testing lamang palagi para hindi tayo mapapagod. At huwag magpatuloy kapag walang makitang mga gawa ng tao na bagay sa 2 meters deep. So, test dig, yan, sa northeast. Ngayon dito naman sa cross, ito ang sundin natin itong mahaba. Palagay ko, magkasing haba lang sila. So, this can be 9 or 10. So, punta tayo 9 or 10 meters. Pagsamahin lang yung dalawa, hukay ng malaki dito. 9 and 10 meters. Ito naman ay northwest. Dito ay gawin nyo na rin ito na 9 to 10 meters kasi hindi tayo sigurado kung anong talagang sukat niyan by inches. Okay, so dalawang test dig, northwest at northeast. Ngayon punta tayo sa napakalaking marker na ito. Ito yung mata, yung item. At ang unang paraan dito guys ay, of course, hindi tayo lalayo muna. Dito lang tayo sa malapit. May napansin ako dito mga guhit. Parang gawa lang ng kalikasan ito. Itong mahabang guhit dito, parang ano lang siya, natural tula dito. Okay, so bilog lang ang ano diyan, man-made. Tsaka ito. Kung napansin nyo yan, mga ka-TX, dapat kung natural lang yan, kung yan ay gawa ng kalikasan na pagkagawa niyang tuka, dapat ang parte nito na bato, kasi noon yan ay nagaganyan pa yan na bato. Ngayon, tinanggal ang portion dito para magmukha siyang tuka. Ngayon, kung gawa lang yan ng kalikasan, dapat ay nandito lang yung bato na natipak dyan. Dapat nasa baba lang niya. Ganyan ang pag-analyze. Ngayon, dahil sa gawa yan ng hapon, okay, kinuha nila yung tipak na bato dito. At sigurado nang mag-chisel sila ay nagiging pinong-pino na yun. Kaya yun, wala na tayong makikita dyan na malaking tipak ng bato. Kasi pinong-pino na siya nang i-chisel nila yung portion dito. So, ang unang paraan ay mismo directly below. Canopy kasi ito, canopy. Ano nga ba ang gamit ng canopy? Diba, meron tayong example, merong umbrella dito na gaganyan na payong. Diba, under sa payong ay merong nakasilong dyan na tao? Hindi ta ayaw natin basa. So, tulad din yan, pwedeng dito lang mismo ang hukay. So, ito ating first dig, test dig ng 2 meters deep. At kung walang kakaibang bagay, ang layer ng lupa ay original, walang bagay na gawa ng tao, ay huwag magpatuloy. Kundi tingnan natin ang traditional method sa paghanap nito. Ang traditional method sa paghanap is, of course, tingnan natin kung saan itong tuka. Kunin natin ang gitna ng tuka. Kasi yan ay arrow, nagaganyan yan. Kung napansin nyo ito, matulis to. Lagyan natin yan ng guhit sa gitna. Okay. Doon tayo pupunta sa unahan. Kung saan nakaturo ang arrow. Kaya estimate nyo na lang guys kung saan niya nakaturo. Ngayon, kung wala siyang tatamaan na lupa,
Kasi sa tingin ko yan ay slope. So napakalayo na niyan. Ito na lang ang sundan natin. Ang malaking bilog can be 5 meters distance. So pwedeng 5 meters distance yan galing sa tuka, or pwede siyang 10 kasi mas malaki na talaga siya. So dalawang hukay lang, 5 and 10 meters kung saan nakapoint itong tuka. Tumungtong kayo dito sa ibabaw, tingnan nyo kung saan nakaturo yan. And then tingnan nyo na rin ang parting ibabaw nito, baka mayroong butas. Okay ba? Pag malalim na butas ang nandyan sa ulo ng eagle, ibig sabihin ang treasure ay nasa loob lamang ng bato. Mga katiats, sabihin natin mayroong tatlong butas na malalim, nasa 5 inches or sobra pa, nasa 10 or 12 inches na parang binarina sa ibabaw, yan ay indicator na may treasure sa loob ng bato. Kasi yun ang sabi ko noon na kailangan ng tubig ang treasure inside the rock. Kaya binubutasan nila para dadaloy doon ang tubig para magpalamig sa mga gold bars sa loob ng bato na yan. So, okay, balikan natin mga katiyats. Merong dalawang paraan sa paghanap dito. Okay, ang isa ay malapit, atin kulayan ng pula para hindi tayo malito. Okay, ang una ay dito lamang sa baba mismo nitong tuka. At ang pangalawa niyan ay ito, 5 to 10 meters. So example, dito at dito. Yan ay 5 and 10 meters. 5 and 10 sa unahan. Okay, kasi ito yung tuka. And then Sumatran eagle means Sumatran gold bars big deposit ang ganyan na marker. So sana patnubayan tayo ng puong may kapal sa paghanap dyan. Tiga, tingnan ko muna ito kung ano itong nandito. Okay, so ito'y natural cracks lamang katiyats. Itong pattern dito ay crack lang ito ng bato. Yung kanina, yung pinakita nyo ito, ito ay gawa talaga ito ng tao. Pero itong dito ay hindi. Kalikasan lamang. Okay, so yan lang ang ating pag-analyze sa inyong treasure marker. Maganda yan. Big deposit, Sumatran Eagle. At sana ay gabay tayo ng Panginoon kahit anumang gamit na magaling na detector at scanner na gagamitin natin, kung walang gabay at hindi talaga ibibigay sa atin, ay hindi talaga para sa atin. Okay, just keep on trying. Ako'y magpaalam na mga katiyats, may the fortune and the blessings of the Lord be with you all. Ciao for now.